Tingnan nyo nangyari mga Dre ha. Sira ulo talaga yung sasakyan na to eh. Lunes ngayon mga Dre, Lunes. Oh, di ba? Eh di nawala naman lahat ng ano ngayon, lahat ng mga warning. Parang ang dilim ng kuha ah. Okay, tingnan natin. Papakita ko sa inyo yung ano mga Dre no, yung mga kabahayan dito sa lugar na to. Kasi mga ano eh, mga malapalasyo ba. Wala na may warning ngayon. Ang gagawin ko ngayon mga Dre, di ba bumili ako ng ano, ng injector cleaner. Yun yung gagamitin ko. Pagkatapos magpapagas ako, ang gagamitin kong gas ngayon, siguro yung 89. Kasi yung ginagamit ko sa ngayon is 87. Tapos gagamitin ko yung 89. Tapos siguro dadalasan ko yung paggamit sa ano, sa sports mode. Kasi lagi lang ako naka-drive mode mga Dre, no. So tatry ko sa sports mode. Para lang ano, magbuga ba, gumamit ng maraming gas. Somehow baka makatulong para malinisan yung injector. Ayun lang naman mga Dre, no. Bago ko ipagawa. Kasi nga pala, tatawag pala ako sa Honda, no. Tatawag ako sa Honda. Yan yung mga bahay dito mga Dre, no. Tingnan nyo, grabe yung mga bahay dito. Tingnan ko kung libre nga ba, kung may recall sa injector. Kung meron, salamat. Kung wala, ibig sabihin ako yung gagastos. So bago ako gumastos mga Dre ng $800, susubukan ko muna yung mga ano, yung mga nabasa ko dun sa ano, sa YouTube, sa mga comment section, na kung saan nagamot yung ano, yung problema ng ganito nila, ng sasakyan nila. Kasi merong Hi, Mercedes, my phone number is 514. Okay, perfect, thank you. Do you have the VIN available? Yes, I do. Yeah, 2 Hotel Korea, Romeo Whiskey. And what is the make and model? Honda CR-V Touring 2017. Perfect, thank you. So I can only provide public information today, such as recall? Yeah. Today? Went to my mechanic yesterday, so he told me that called Toyota Honda that maybe you have a recall with regards to this matter about the injector, fuel injector. No, I don't see any recalls that are affecting the vehicle at this time. I see, because I think there's a lot of problem with this 2017 model, no? And the problem is that they're blaming it on the injector. That's why the computer is I don't know, messing up. Basically, all the warning lights came on, turn on. Okay, and have you brought this to a Honda dealership? No, I went to my mechanic. Okay, so I do apologize, I don't see any recalls affecting this vehicle. Uh-huh. And we would need to update as well, showing you as a registered owner. Okay, so again, I can only provide public information such as recall until we have you as a registered owner. If you are looking for some kind of assistance, a diagnosis would need to be done with a Honda dealership. Uh-huh. But if I do that, basically I will fail, right? They do have a service that they would need to get paid for, so exactly. So yes, ultimate. Okay, thanks a lot. Have a good one. Okay. Yeah, bye. So basically walang recall mga Dre, no. Binigay ko yung VIN number ng sasakyan, wala daw recall. At ano pang sense na daling ko siya sa Honda mga Dre, di ba, para checkin nila. Yun nga, tinanong ko magbabayad ako. Basically magbabayad ako mga Dre, no. At baka i-suggest nila yung the same thing. So I don't know. Palagay niyo ba mga Dre, ano bang dapat gawin? Di ba? Daling ko sa Honda dealership, magbabayad ako. Definitely. Sigurado. Tapos, ano ba? Sigurado, pera. Sabagay, kahit saan ako pumunta mga Dre, no? Anyway, ngayon wala nga siyang ano mga Dre, no? Walang problema. Nawala yung mga ilaw, yung mga warning lights niya.
So, titingnan ko muna kung anong magagawa ko, mga Dre. No? Pambihira. Kung hindi magamot nung solusyon na mga suggestion sa akin, eh, tsaka ako ipapagawa yung fuel injector, mga Dre. No? So, yun. 800. Susubukan ko, mga Dre. No? Total, gagastos na rin lang ako eh. Bago ako gumastos, itry ko muna yung mga alternative ways, mga Dre. No? Bago tayo mag-desisyon ngayon kung wala mangyari. Mga dalawang treatment daw, sabi rin, dalawang treatment ng fuel injection cleaner. Kung wala mangyari sa dalawang treatment at magpabalik-balik yung problema kahit nagpalit pa ako ng gas, ibig sabihin is solusyonan ko na, mga Dre. No? Kasi nag-aalangan ako na papalitan agad yung fuel injector niya, mga Dre. No? Kasi ilan yung nabasa ko na tao na nagsabi na pinapalitan nila yung sa kanila, mga Dre. No? Pati yung mga yung ibang components na nagdudugtong doon. After a month, bumalik daw yung problema. So, di ba sayang naman yung pera. Kung after a month, babalik yung problema. So, gamutin ko muna, kung sakali, talaga ako, bago ako gumastos talaga ng malaki-laki, mga Dre, no? Hindi na ako bibili ng Honda. Kung mapapalitan ko to, ha? Kasi yun yung tanong kung mapapalitan to eh. Diba? Gusto ko pa naman itong sasakyan na to, mga Dre, no? Kumbaga, ito yung Ito yung pangalawang sasakyan ko matapos yung matapos kong mag-drive ng Toyota Camry 2002. Tapos ito na, mga Dre, no? Kaya nung nahawakan ko to, mga Dre, no? Sabi ko, ba? Sarap i-drive niya ito. Parang control mo yung sasakyan, mga Dre, no? Eh kasi tingnan nyo naman yung gap nung year nung ginamit ko, mga Dre, no? 2002 sa 2017. So 15 years, mga Dre, no? Ganun yung layo ng pagitan. Kaya nung nahawakan ko to, talagang parang sabi ko mas safe ako dito. Tapos yun, safe ako. Pero hindi masyado yung bulsa, mga Dre, no? Oo nga pala, mga Dre, yung ibang nabasa ko rin na mga comment is yung mileage nila merong 50,000 pa lang, mga Dre, no? Tapos ganito na rin yung problema. Imagine, di ba? Kahit pa paano, iniisip mo na at least 100,000 na yung mileage mo, or tapos mo nang hulugan yung sasakyan mo bago lumabas yung problema. Pero biglang may ganitong susulpot, di ba? E di, alam mo yun, parang mamablindside ka eh. Pero ano bang magagawa natin, di ba? Nandito na to. Sabi nga nila, learn from experience. Charge it to experience. Para namang maraming beses ako bibili ng sasakyan, di ba? Siguro pag nagpalit ako ng sasakyan, mga, ayun na yung huli. Kung hindi man, second to the last, mga drero. Gusto ko lang makakuha ng bago-bagong sasakyan na let's say, yung modelo ngayon, 2024. Mas maganda yung mga safety features niya, mga Dre, no? Yun nga lang, masyado ng computerized yung sasakyan ngayon. Mas maraming pwedeng masira. Anyway, let's see. Sale ngayon, mga Dre, no? Yung tagpa $5, $3.29 na lang. Kaya bibili pala akong tubig. Bili ako kahit mga limang pack. Guro, kukuha ko ng pampagawa na ito, mga Dre, kay Uber. Mga
ilang ano kaya yon? Mga 2 linggo, pwede na. Kasi ayokong humataw kay ano, mga Andre, nung humataw kay Uber. Kasi nga, yung sa tax din talaga, mga Andre, ano. Ayokong ano, trabaho ka ng trabaho, tapos kakawian mo, may utang ka pa sa gobyerno. Siguro tsaka na. Kumuha na ako ng saging. Ngayon, tubig naman. Ano yung mura? Suka. Itong tubig. Ayan o. Lima. Ito yung pinamalengke natin, mga Andre. Keso. Spaghetti. Saging. Tubig. Banana chips. $28 lahat, mga Andre, no? Wala steak. Puno pa rin yung sasakyan ko. Ito, nakakuha ko na ito, mga Andre, ano? Kumbaga pang kurtina ba? Eh, si nanay ko, mahilig sa kurtina yun, eh. Kaya, ito, magsawa siya. Pamuno sa box yan, mga Andre, no? Pagkasta ako ngayon, mga Dre. Ewan ko, ilang liter na lang itong ano ko eh. Itong gasoline tank ko. Para mailagay ko na ito, mga Dre, no. Itong fuel injector cleaner. Tingnan natin. $70, mga Dre, no, yung pinakarga ko. 30 ilang liters yun? 36 liters. Ang pinili ko, mga Dre, yung 89. Merong 87. Merong 89 na ano, octane, mga Dre, no, yung pinili ko yung ano, mas mataas ng konti. Ang diferensya sa presyo, nasa mahigit 20 cents, mga Dre, no. 36 liters. Kasi, pwede daw dito, mga Dre, hanggang ano eh, hanggang 72 liters. Oh, 72 liters. Di, kalahati lang halos yung naano ko. 32, 36. Anyway, pwede na ba yan? So, yun nga mga Dre, no. Naglagay ako ng fuel injector, cleaner, tapos nagtaas ako ng gas. Tapos, susubukan ko yun, mga Dre, no, kung may maitutulong, kung hindi na ba babalik tong ano niya. Etong error code niya, mga Dre, no. Pero kung magkaganon, susunod naman yung battery. Pambihira. Bakit hindi ko inuna yung battery, no? Kasi, oo nga, may chance na yung battery, mga Andre, no? Kasi kung matatandaan nyo yung pagbabakasyon ko nga nung ano, mga Andre, no? Nung September. September, October, November, December. Nagsimulang maglukot yung sasakyan. Nung mga panahon na yun, mga Andre, no? Walang gumagamit ng sasakyan. So, definitely, bumaba yung voltahe niya. So, hindi ko naman siya chinek, hindi ko na siya na-check. Oo nga, no? Siguro nga mga Dre, no, low voltage to.
I-start ko muna yung sasakyan, tapos tingnan ulit natin, no? 14:36. Ibig sabihin yan, mga dre, gumagana yung alternator.